Magandang araw mga kababayan. Ito alo si Lolo Dan at ang ating topic ngayon ay yung mga registered at licensed recruitment agency dyan sa Pilipinas na merong mga job order na papunta dito sa New Zealand. Bago ang lahat, kung bago ka pala sa channel ko, ay please subscribe, comment, like and share at i-push nyo lang yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. Ngayon, itong mga license na recruitment agency dyan sa atin ay ang una-una na tatalakayin ko ay itong Staff House International Resources. Sila ay maraming mga trabaho na kinakailangan nila para sa deployment dito sa New Zealand. Ang una nilang position na available ay welders. Ang mga qualification na kailangan nila ay 5 years of experience in the same field. Kailangan ay medyo magaling kayo mag-English. At ang kailangan nyong experience sa welding ay fillet weld, butt weld, and aluminum. Pwede nyo ipadala ang inyong application o CV sa nzrecruits at staffhouse.com o pwede naman kayo magpunta sa kanilang opisina. Ipa-plus ko ang kanilang office address dito sa video at ilalagay ko din sa description ng video. Ngayon, ang susunod na agency ay itong Louis International Manpower Services. Sila ay nangangailangan ng concrete workers, construction plant operators, carpenters. Ang carpenters na kailangan nila ay yung foam work. Doon sa mga interesadong mag-apply, ay ipadala lang ang kanyang updated CV o resume sa address nila na hr@louisinternational.com. Ito po ay manpower pooling lang. Kaya nag-aantay pa sila ng job token mula sa mga employer. Ang job token po ay yung job order para ibibigay ito sa mga aplikante na kwalipikado doon sa kinakailangan ng employer. Ilalagay ko din ang kanilang address dito sa video na ito. Ganun din sa description ng video. Kaya pakitingnan nyo lang yung description ng video para makita nyo. At ang susunod nating recruitment agency ay itong YWA Human Resource Corporation. Recruitment agency dito sa Pilipinas. At sila ay nangangailangan ng 150 to 200 bus drivers. Wala yung mga placement fee o no agent fee. Wala ho ito kasi ang New Zealand ay no placement fee country. Ang kailangan requirements para sa bus driver ay Philippines driver's license na mayroong code o class na 1, 2, 3, and 8. Valid passport na at least ay 2 years validity. Pre-medical test with full blood test results or confirmation that the following candidates must meet the following acceptable eye test, weight at least less than 115 kg, no diabetes or no blood pressure problem, other medical issues that may affect your driving, evidence of practice jury results na merong score na 33 out of 35 on each attempts. Ang practice test po ay makikita sa https://roadcodepractice.co.nz. Ilalagay ko din ito doon sa video description kaya pakitingnan nyo na lang. At kailangan ay meron kayong acceptable standard of English proficiency. Kaya kailangan practice-practice lang tayo ng mga pag-i-English dyan dahil ang inyong mga pasahero ay puro English speaking. Bihira o ang hindi English.
at i-check nyo lang yung mga other qualification requirements mula dito sa agency na ito. Ang email address nila na pagpapadala nyo ng application ay nzrecruitment@ywacorp.com. Kaya ito ay ilalagay ko din sa video description, kaya paki-check nyo na lang yung video description para makita nyo lahat ang mga details nitong mga agency na ito. Ang susunod naman natin na recruitment agency ay itong MITAC Overseas Manpower Corporation. Ito po ay sa Pilipinas din. Ang kailangan naman nilang mga trabahador for New Zealand bound ay concrete pump operators at saka concrete placer. Ang qualification naman ito ay minimum of 3 years experience at kailangan meron kayong SSS o kaya Certificate of Employment. Mas mabuti kung kayo ay merong overseas experience dito sa trabahong ito. Kailangan din magaling din kayong mag-English dahil lang minsan ay ang inyong mga kliyente ay puro English speaking. Ang trabaho naman na involved dito ay kailangan marunong kayong maglagay ng concrete in a large quantity. Place the concrete from trunk or pump into the floor area and screed it up to the level required. I-screed nyo ho yung surface ng concrete doon sa hinihinging kapal ng simento. Pwede nyo gamitin dito sa pag-screed itong Kelly float or power trowel to get the concrete to a polished finish. Itong agency na ito ay magre-response lang sa mga applicant na shortlisted. At yung inyong job description, industry requirements and initial qualification ay pasok doon sa kanilang inihingi. Paano ba kayo mag-apply dito? Ipadala nyo lang yung resume nyo at ibang requirements sa recruitments@mitacoverseas.com with concrete pump operator. Yun po ang inyong subject doon sa inyong email. O kaya ay concrete placer. Kaya pakinggan nyo ang kanilang hinihingi requirements. Kasi kung magkamali kayo dito sa hinihingi nila, hindi nila mapapansin yung inyong application. Kaya ang ilalagay nyong subject doon sa inyong email ay concrete pump operator or concrete placer. Kailangan ng inyong CBI current na merong updated na picture at the present time. Kaya kailangan ni yung kung anong hitsura nyo ngayon ay yun din ang picture na padadala nyo. Baka hindi nila makilala yung kayo yung kabataan. Siguraduhin nyo lang na inyong picture ay updated. Pwede din kayong pumunta sa kanilang opisina o kaya tumawag yun sa, kung kayo ay mag-i-inquire, tumawag lang dito sa number nito. 0916-777-5187 o kaya naman ay sa 0906-584-2598 at ang huling number nila ay 0926-022-6587. Ito po ay wala ding mga no placement fee o processing fee. At ang huli nating agency na recruitment din ay ito namang nakabase sa New Zealand. Ito ay isang pag-aari ng Pilipino. Pilipino ang may-ari nitong recruitment agency at placement agency na ito. Ang pangalan ng agency ay Need for Skills. Kaya tandaan nyo lang, meron silang FB page at ganun din ang inyong hahanapin sa kanilang FB page. Need for Skills. Ngayon, ang kailangan naman nila ng mga trabahador na i-deploy nila dito sa
sa New Zealand ay mga fabricator welders. Pakinggan nyo mabuti, fabricator welders. Nangangailangan din sila ng concrete pump operator. Kaya inyong ipinapayo ko lang na panoorin nyo itong buong video para malaman nyo kung ano yung mga trabaho na available dito sa mga recruitment agency na ito. Ilalagay ko din pati yung mga iba pang trabaho na available dito sa kanilang mga kailangan na trabaho. Kasi hindi ko lahat masasabi dito sa video kasi napakahaba. Kaya inyong checkin na lang yung description ng video. At ito namang application para dito sa need for skills na agency ay ipapadala nyo itong requirements to. Updated CV na mayroon din picture, yung present o updated picture. Past or present certificate of employment. Ang kanila namang email address na pagpapadalahan nyo ng inyong requirements na hinihingi nila ay dito sa applicants.needforskillsnz@gmail.com. Ito ay ilalagay ko din sa description ng video. Kaya pinakikiusap ko lang na checkin nyo yung description ng video. Pag kayo ay nandito sa aking page ng YouTube channel ko, makikita nyo sa ibaba ng title ng video na merong more. Pindutin nyo yung more at lalabas yung page na naandoon yung isa pa ulit susunod na more. Pindutin nyo yon at lalabas lahat yung mga trabaho, email address, at iba pang mga importanteng bagay na kailangan nyo malaman. Kung merong mga job links, ilalagay ko din doon, at yung mga ibang websites na makakatulong sa inyo para makahanap ng trabaho dito sa New Zealand. Kaya yun lang ang pinakakiusap ko, at huwag nyong kalilimutan na mag-subscribe sa channel ko. Kasi yun lang naman ang hinihingi ko sa aking mga bagong magiging subscriber, na mag-subscribe lang naman kayo para at least yun ang kapalit nitong pag-aabala ko at pag-research dito sa mga trabaho na pwede nyo applyan dito.